Hello guys, may napadayo sa ano, sa atin magpapa-change ng coolant at water reservoir. Ayan, kung natatandaan niyo yung ban na yan, kung kanino. Gawin na natin 'to, guys. So, papalitan natin 'tong water reservoir. So, para may guide na kayo DIY kung paano magpalit ng water reservoir tsaka mag-drain ng coolant. So, pagdi-drain ng coolant, may dalawa tayong pwedeng gawin. Di-drain natin dito siya sa may thermostat. At kung gusto nyo wala nang talagang natirang tubig sa makina, meron draining dito sa gilid ng block. So, medyo masikip siya. Mahirap tanggalin, mahirap din ibalik. So, para mas madali, di-drain na lang natin siya dito sa may lagayan ng thermostat. Tanggalin muna natin itong air cleaner niya para madukot natin yung hose ng lagayan ng kula ng thermostat. Sa susunod, kung sakaling magpapalit na kayo uli ng kulat, may guide na kayo kung paano palitan. Meron talaga ditong pinaka-drain sa block sa gilid. Kaso nasa ilalim siya ng exhaust, halos di madukot. So gagawin natin pagde-drain para hindi na tayo mahirapan, tatanggalin natin yung thermostat. Hindi nga lang siya matototally drain na zero yung tubig sa makina. Pero at least mababawasan natin yung tubig sa loob ng makina para mapalitan ng coolant. Kumusta naman takbo rito, sir? Ayos pa rin. Makas pa rin mata kahit loaded. Ano? Guys, ito. Ito yung, nandito dito yung thermostat pala ng ano natin, ng starex natin. So, tatanggalin lang natin yung dalawang bolt. May dalawang bolt dito sa magkabilang gilid niya. Ayan. Kita ba yung ano? Yung bolt. So, gagamitan natin siya ng socket. Just one. Lagyan natin ng extension pa isa para medyo mahaba. Guys, paano ito? Mababasa itong alternator natin. So, tatakpan natin siya ngayon ng kahit anong pwedeng may takay plastic carton para hindi siya may direct mabasa. Guys, tatakpan natin siya ng plastic para hindi directly mabasa yung pinaka alternator natin. So kahit kung pwede rin naman siya mabasa, guys, basta may compressor tayo, bubugaan lang natin siya kaagad bago paandarin. Sigurado naman yung mga IC niyan, eh.
pati mga bearing, kasi bearing pa rin siya. Pero para sure tayo, lagyan na natin ng takip. Yan ang pinakamadaling. Ito yung pinakamadaling paraan para ma-drain natin ng kahit paano, makalahati natin yung tubig sa loob ng makina. Tanggalin natin yung thermostat. Kasi yung sa ano, mahirap. Merong bolt dun sa pinakailalim. Andun talaga yung pinaka-drain drain plug ng tubig ng makina. So, pag may time ako, ha, gagawa tayo ng follow-up video dyan kung paano i-drain yan dyan. Yung matitira dyan, mga 2 liters siguro kung hindi siya madrain. Kasi lahat to, overall na ito, pag walang tubig lahat, ano siya, 8 liters ang kailangan. Hindi naman nagluloko yung ano, no? Temperature, no? Kahit ano, ganun pa rin. Hindi na. Yung ano lang, malo pa rin battery. Bago naman yung ano na ito, yung thermostat na ito. Tutok mo dito siya. Tutok mo sa thermostat. So, ito yung thermostat natin, guys. Sa mga nagtatanong din kung nasan yung nakapwesto yung thermostat, ito. Kung mapapansin nyo, wala pang tumutulong tubig. Bakit? Kasi nandito pa yung thermostat niya. Ngayon, tatanggalin natin siya para umagos yung tubig sa loob ng makina. Medyo atras na. Dikit na ako tayo. Kaya umagos na yung tubig sa loob ng makina. Medyo mainit-init pa. Tapos guys, i-drain na rin natin ito sa radiator kasi may laman pa itong radiator nya. Ito yung pinaka drain plug ng radiator. Dito siya sa parting gilid. Ito, ito. Magde-drain na rin tayo dito kasi yung radiator nya mayroon pang laman. Then itong ano, water reservoir, para mapalitan natin, kailangan natin tanggalin itong battery para makuha natin yung hose dito, naka-clip. Magpapalit na sila sir ng water reservoir, gawa nung malabo na. Malugod yung battery na ito. Ano nga kulang sa ground eh? Pati ground. Alam mo
Guys, may hose shaft dalawa sa ilalim. So pagkatanggal natin ng hose clip, ayan, dalawa siya. Tanggalin na rin natin itong hose. Maganda pa yung hose, malambot. Bago, alam ko bago palit ko ito eh. At yung hose dito sa ibabaw. Yung surplus lang din naman na ipalit niya ni sir. Pero malinis. Surplus lang na ipalit niya. Kaya wala siyang hose. Ang brand new na ito guys, may mga hose na nakasama. Dito, dito, tsaka dito sa ibabaw. Yun na lang gamitin natin na takat. Bago rin to? Yung kasama na. Yun na lang gamitin natin, mas maganda-ganda. Kung gusto nyo magpalit ng water reservoir, ganun lang yung paraan ng pagtanggal at pagkabit. Pagkabit naman guys, unahin natin din ipasok tong hose. Tapos i-clip na rin natin para hindi na rin tayo mahirapan magdukot. Ano tawag dito? 45 megat. 45 megat. Yan pala kalas-kalas na yung buwan. Eh, no? Oh. At pagtapos guys na madrain na, wala ng tubig yung radiator. Balik na natin yung ano drain bolt neto sa radiator. So dito. Yan, dito guys siya nakalagay. Guys, itong ano, thermostat. So, pag i-reuse natin siya, lagyan na natin siya ng silicone kasi yung goma niya sa gilid hindi na ganoon sa kinis. So, may makikita tayo ditong mga ano,
number 82 degree Celsius yung gagamitin natin na number ng thermostat. So ang pagkakabit niyan guys, kailangan nakatayo siya. Nakaganyan. Tapos hindi baligtad yung basa ng number. Saka natin ilawan. Meron pang isang klase na thermostat, yung merong tuldok dito, yung parang pin gumagalaw, kailangan nasa ibabaw 'yon. Ang kalawang niya, kalawang, hindi naman mo dumidikit. Kala lang siyang... Nabili ako ngayon sa Shopee, yung Rockaway. Mga 65. Bilihin mo muna siya. Para mawala naman niya. Nalinis na ispray mo sa bawat kantong lagi ng pinagunahan. Hindi mo makin ispray mo. Yung nabayan din yan eh. Tinignan ko nung nilinis. Binigyan ko nung. Rockaway no? Oo. At tingin ko, wala nang sa inyong apak ng daga. Sa inyong apak ng daga. Yung punukuno ko siya naman. Yung. Ito lang. Bukap na ka lang. Yung kaya. Okay. Baka lalong babahayan eh. Hindi naman. Baka lalong bahay doon. Hindi, wala na to. Wala na. So, para lang hindi tayo matagal na mag-bleed. So, guys, tip para hindi tayo matagal na mag-bleed sa loob ng makina, dito tayo magsasali ng coolant. Ang ibang portion, dito natin isasali. Para, kasi maliit ang hose dito sa baba. Para mas mag-bilis. Bigay natin, kukuha lang tayo isang extra hose na nakaganito. Para hindi tayo mahirapan. Kasi guys, kahit magsalin tayo dito ng coolant, hindi na ito pupunta sa radiator gawa nung nandun na yung thermostat niya. So, para mas mabilis i-bleed, hindi na siya gaanong may hangin sa loob, dito na tayo magsasalin. So, itong isang extra, lalagay lang natin dito sa radiator. Wala yung gamit namin coolant, Valvoline. So ang price nito nasa 250 hanggang 280, depende sa auto supply na bibilihan niya. Hindi ako.
Guys, pag puno na itong dalawang hose na to, makikita naman natin. Diyan. Makikita naman natin yung kulay green, puno na siya. Pwede na natin siyang i-connect dito. Then yung matitirang coolant na anim, dito na natin siya isasabi. Guys, pupunuin muna natin siya. Mababawasan na lang 'to pag ibinilid natin dito. Ito pala yung bleeder ng hangin sa coolant pag sa starex. So, gamitin lang natin siya ng tools na 12 mm. Then, paano mag-bleed niyan? Papaanda rin natin yung makina. Okay, sir. Pa-start ng makina, sir. Guys, ito yung bleeder sa mga nagtatanong kung paano i-bleed yung tubig sa makina o sa coolant natin. So, kailangan naman under makina, then nakapuno ito sa reservoir. So, yung procedure, yun lang. Paano magsalin para hindi na tayo masyadong mahirapan mag-bleed. Ganun lang yung procedure kanina. So, yun guys. Once na mandal na yung makina, bubuksan natin to. Hintayin natin may tumulo. Para lumabas yung hangin. Sabihin mo nang pag may tumulo na dyan, ngayon yung time na wala na siyang hangin at puno na yung tubig natin or coolant natin. So, pag wala pang tumutulo, pwede natin siyang i-revolution. Pansin nyo, may tumutulo na na coolant. So, ibig sabihin, buo na yung tubig sa loob ng makina, wala na siyang hangin. So, dyan tayo mag-bleed. So, hintayin lang natin mag-level itong nasa coolant reservoir natin para hindi tayo mahirap pa magbawas. Dyan na lang natin patuloy. Tuloy nyo dyan hanggang masakto na sa level itong coolant natin, kahit mga hanggang dito sa guwit. Then, pag after na ma-level na yung sa reservoir, pwede na natin siya ulit takpan. Okay guys, thanks for watching you guys.